Hello guys, welcome to my YouTube channel, Genders Car Vlog. Muli ako si Risa, nagbabalik. At ang topic natin ngayon ay kung bakit tumaas ang contribution ni PhilHealth. Pero guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, comments, subscribe, pa-click na rin ang bell, then select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Sa video na ito guys ay malalaman nyo kung magkano maging share nyo sa contribution, pati sa company nyo, kung magkano din ang share, at paanong computation. Para malaman nyo po guys, may guide na po kayo, maging aware po kayo, at masaktan na rin po kayo, kasi nga talagang malaki po talaga. Pero ito naman po ay nakadepende sa ating sahod. So guys, panoorin nyo po ito para may idea po kayo. So masama na ba ang loob ng lahat dahil sa pagtaas ng contribution ni PhilHealth? Sa totoo lang guys, marami talagang masama ang loob kasi nga napakalaki talaga ng kanyang itinaas. Hindi lang po ako ang masama ang loob, pati mga kasama ko sa trabaho, at marami talaga po nagdumadaing. So guys, may magagawa po ba tayo kung ito ay naisabatas na? Diba wala? So, tara pag-usapan na lamang natin kung bakit at paano. So, alamin muna natin guys kung anong purpose ni PhilHealth. Oh. So, ito ang tanong. What is the purpose of PhilHealth contribution? So guys, ayon kay Google, PhilHealth implements the National Health Insurance Program to provide Filipinos with financial assistance and access to affordable health services. It covers hospital costs, subsidy for room and boarding, medicine and professional services. So guys, pang hospitalization lang talaga si PhilHealth. Wala talaga tayong makukuha na yung katulad ng SS at Pag-ibig, na pagdating ng tumanda tayo is meron po tayong makukuha. Pero sa kay PhilHealth ay wala po talaga, as in hospital lang talaga. So ito naman guys, why PhilHealth increase contribution? O ayon ulit kay Google ha. It should be noted that the charges to contribution rates reflect the different goals of the organization. PhilHealth, the increased premium aligns with the expanded healthcare goals. O, di ba, meron pala silang expanded. Ganda sana, no? Nag-i-expand yung healthcare goals nila. Edi wow, no? So, tingnan naman natin, guys, sa sahod ko kung may pagbabago. Magkano ang binabawas ni PhilHealth? So, kasi guys, ito ay nag-start nung January. So, ito po. January 2024. Alamin natin guys. Eh, dahil kami ay wala ring ligtas, kahit kami ay piece rate, minimum piece rate, walang ligtas, basta binabawasan ni PhilHealth guys. Yan po ang tatandaan natin. So, ito guys ay ang aming sahuran is weekly. So, ito po babanggitin ko po. Ayan, payslip lang po kasi yung sa amin. O, gross pay po ito guys sa sahod ko. 2,516.85. Second week, 3,951.86. Pangatlong week, 3,593 pesos and 42 centavos. Pang-apat na week is 3,511 pesos and 57 centavos. So guys, ang total po nito is 13,573 pesos and 70 centavos. So guys, itatimes naman natin siya ngayon sa 5%. Sagot po ay 678 pesos and 68 centavos. So guys, ito naman, i-divide naman natin sa 2.
Ang tupo kasi is sa'yo at kay employer. So, bali maghahati po kayo ngayon ng bayaran. O, di ba? Ang ganda, no? 600 po talaga dapat. 0.68. Pero dahil i-divide natin sa 2, ang sagot po is 339 pesos and 34 centavos. So, tingnan naman natin. Kasi ito, guys, yung magiging share ko. Tapos yung share ni employer, o, siya na bahala dun. So, ang kaltas naman sa akin, guys, sa aking payslip ay weekly, meron pong 200 pesos, 1 peso and 24 centavo, third week, 70 pesos and 23 centavos. So guys, dahil siguro, ano, na ano nila na kulang, mayroon kaming adjustment nung February 3. Ito po ay kulang ng contribution doon sa January. So, 67 pesos and 87 centavos. So, kung ito total nyo po natin, 339 pesos and 34 centavos. So, yan po ang naging share ko. So, ito guys ay nakadepende rin po sa sahod natin. Pero sa computation, yan na po talaga. Kung halimbawa naman ang sahod mo is 30,000, 40,000, ita-times lang po natin yan sa 5%. So, napakalaki po talaga at parang ang bigat-bigat kasi nga talagang wala naman tayong makukuha. Hindi naman din tayo laging nagkakasakit. O, syempre, sa may mga sakit at mga nagkakasakit, eh, malaking bagay talaga yun na ma-free ang kanilang hospitalization. Pero sa katulad naman natin na lalo ayaw magkasakit, parang medyo unfair din, di ba, ng konti. Konti lang. Hindi talaga, guys. Para sa akin, medyo, ano talaga. Unfair talaga kasi wala naman tayong makukuha. Laki-laki. So, 500 pa, umaabot eh. Pero wala tayong magagawa. So, guys, itry nyo pong i-compute yung sa inyo kung gaano din po kalaki. Sundan nyo lamang po, guys, yung computation. Kasi 5% na po talaga ang tinaas ni PhilHealth. Last year, 4%. Pataas ang pataas eh. Hanggang 2025 daw po yan, guys. Daw. Or baka tataas ulit. Yearly nataas eh. So, ito guys, dito naman tayo. Ha, iso pa, isang tanong pa. Kasi alam na, mahilig tayo mag-research. So, ito guys. Can I use my PhilHealth without contribution? Nagtanong ako kay Google. Ayon kay Google, guys, 9 of Republic Act 11223, otherwise known as the Universal Health Care, UHC, and PhilHealth Circular Number 2019-0010, all Filipinos, even without sufficient contribution, shall be granted immediately eligibility or automatic entitlement to all benefit packages under the National Health Insurance Program. So, di ba? Kita mo na, kahit pala hindi kompletong contribution, ano pa rin sila? Oh, unfair talaga, no? Ruin mo to. So, ang masasabi ko lang dito, guys, is talagang lugi yung may mga trabaho kasi sila may kaltas. Kasi yung ibang mga walang trabaho, eh, napipray din sila. Kasama sila. Di ba? Ang ganda. Lugi. Tapos, di ba, yung tumaas na yung, ay yung nalugi na yung PhilHealth, wala nang balita kung ano na nangyari. Oh, talagang lugi talaga. So, wala po tayong magagawa dun, guys. Mas pabor pa siguro ako dito kung sa senior citizen. Kasi senior citizen, wala nang kakayahang magtrabaho. Pero all Filipino talaga, wala eh. Pasok na sa ano eh. Pwedeng gumamit. Under the National Health Insurance Program. Pero siguro guys, may pagkakaiba naman ito. Kasi nga, siyempre sila wala namang trabaho. Wala namang hulog yung SS nila. So guys, ano pong masasabi nyo po kay PhilHealth? Just comment down below in my comment section.
Sana may natutunan kayo sa video na ito. Don't forget to like, share, comments, and subscribe. Pakiclick na rin ang bell. Then select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Hanggang sa muli. Bye-bye!